Nananawagan ako sa FDA at sa DOH na dahil wala naman kayong solusyon dito sa pandemic, ay huwag na kayong maging hadlang sa anumang solusyon. Sapagkat lalo lamang ninyong pinapahirapan ang mga tao, pati ang ekonomiya, at marami na ang namamatay. Itong ivermectin, mahigit ng 40 years na ginagamit. In fact, during the time of President Marcos, ginagamit ito sa mass deworming. At nakarating pa ito sa panahon ni Secretary Flavier na ginagamit yan. So, walang question sa pagiging safe yan. Ngayon, ang sinasabi ninyo, kailangan mag-apply ang mga doktor para sa compassionate use. Eh, paano mangyayari yan? Eh, di patay na yung pasyente bago pa ninyo maaprubahan ang pagproseso ng application na yan. Sinasabi ninyo hindi registered. Oo, tama. Kasi nag-expire lang naman. Hindi naman yan talaga totally na bagong gamot o bagong formula. Matagal na yan eh. Kaya hindi ninyo pwedeng sabihin na may duda pa kayo. Ngayon, ang hirap nito, maraming namamatay at ang grabe na ang nangyayari sa ating ekonomiya. Maraming nawalan ng trabaho, marami ang nagsarang kumpanya. Itong emergency situation na ito, maghihigpit pa ba kayo ng ganyan? Buti sana kung bagong gamot yan, kung bagong formula. Matagal nang ginagamit yan. At hindi ko maintindihan kung bakit ang pilit ninyong pinoprotektahan ang ibang mga produkto. Maraming haka-haka na yung remdesivir ay kaya ninyo itinutulak yan ay dahil kasi ang may-ari o ang distributor importer niyan ay kamag-anak ng isang mataas na opisyal sa DOH. Ayokong maniwala dyan na yan ang dahilan kung bakit na ayaw ninyong aprubahan yan. Dapat ay pagamitin, dapat ay huwag nang higpitan yan dahil yan naman ay safe. Ako mismo umiinom yan. At magmula nung ako ay uminom yan, hindi ako nakaranas ng kahit na anumang ako ay sinipon o ako ay hinika o ako ay inubo. At walang nangyaring nasama sa akin. Marami akong mga kaibigan na nagkaroon ng sakit na COVID na ginamit niya ivermectin pero gumaling sila nang hindi gumamit ng remdesivir. Kaya panawagan ko sa inyo, ayusin niyo ito sapagkat galit na mga tao. Baka kayo ay saktan na ng mga tao dahil dyan sa inyong kapabayaan at yung inyong paghihigpit ng wala sa lugar. Pabayaan ninyong magreseta ang mga doktor, pabayaan niyo ang mga doktor. Bakit kinakailangan na takutin niyo mga doktor na pag gumamit ng ivermectin ay aalisan sila ng lisensya? Matagal lang ginagamit yung ivermectin. Hindi yan bagong formula. Kaya yung inyong mga katwiran na yan ay wala sa lugar. Sa panahon ngayon ng emergency, hindi kayo dapat nag-aasal ng ganyan. Ayokong sabihan kayo ng mga bobo kayo kasi mga marurunong kayo, mga doktor kayo. Pero yung inyong approach dito sa ating problema ay maling-mali. Kayo na kailangan mag-apply ang mga doktor? Ay di patay na yung pasyente bago pa nila magamit ang kanilang gamot. Mag-isip-isip kayo. Umayos kayo. Ako mismo, personal experience ko, umiinom ako ng ivermectin. Kasi naranasan ko na ito ay safe. At ito ay hindi ang pwedeng kasuhan sapagkat hindi ito kasama sa listahan ng PDEA as dangerous or prohibited drugs. Kaya ito iniinom ko. At hindi rin pwedeng kasuhan ang doktor na nagbigay sa akin ito kasi wala ito sa listahan ng prohibited and illegal drugs. At walang nag-reseta ng doktor nito sa akin. Iniwan lang ito sa akin. Pinadal lang. Nakuha ko lang sa gate. Okay? Para walang issue. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito ay iniinom ko. Total, naka-schedule na rin talaga akong uminom. At syempre, sinasamahan ko na ang mga multivitamins. Lalo na ng vitamin C, vitamin D, at zinc. Kaya, palakasin ang resistensya at kung ito man ang dahilan upang hindi ako magka-COVID, ay gagawin ko. Total, safe naman. Pinapainom nga ito sa mga bata for deworming. Kaya, walang delikado rito. Okay? Maraming salamat. Balik ko yung term na overwhelmed. Naulit o mas marami pa ngayon, actually. Naranasan ko rin yun, no? Kasi natawagan ako ng dalawang pasyente.
at kailangan ko silang sabihan. Sige, may napanood pala ako, sabi nga humihingi lang sila ng ano, ng oxygen ang sagot ng ospital kasi na yung tatay nila may COVID, humihingi na lang sila ng oxygen doon sa mga ospital kasi hindi na nga matanggap yung tatay. Ang sagot ng ospital, wala na ho kaming oxygen, nagagamit na ho lahat. Grabe, sabi ko, ultimo, can you just imagine this? Hangin, oxygen, oh, hangin yun, di ba? Although, clean air, pati yun, ganun nakatindi, di ba ho? Talaga doon, pero tatanggihan kasi hindi nga sila pwede. Ang Philippine Nurses Association, hindi raw sang-ayon sa pahayag na talo na tayo. Maybe it's out of frustrations talaga kasi ang hirap talagang makabasa ng mga reports na pasyente natin, naghihintay ma-admit, tapos namatay at the emergency room. No? So talagang napakahirap po. But you cannot say na pagkatalo yun. No? Hindi tayo matatalo dito hanggat may mga health workers tayo, may mga nurses tayo, our unsung heroes, no, na patuloy inaalay yung kanilang buhay, no, despite na yung risk every day. Ang TGH na pangunahing COVID referral hospital sa bansa, all-time high na ang bilang ng mga pasyente may COVID-19 na nasa 241 na. Our ICU is full. There are many patients waiting in our ER to be admitted. Also, a lot of patients waiting in different hospitals to be transferred to PGH. At meron din pong ilan na mga nasa bahay pa nila at hindi po namin basta-basta maipasok. May mahigit 10 kama pa naman daw sila at pwede pa raw silang magdagdag kung kailangan. Pero hindi ito ang problema. Madali lang magbukas ng ward o... Sandali, may nagtatanong dito. Boss, pwede ba tayo magkape sa market-market? Bukas, tas pa-picture lang ako. Sir, essential po ba yung kape? Hindi, biro lang po. Hindi po muna ako lumalabas. Pagpasensya nyo na ho. Ha, medyo sumusunod lamang po muna ako sa ECQ. Kung hindi po muna, wag munang lumabas. Ha? Kaya, yun lang. Pero next time, sir. Nagiging limitation ay yung tao. Kasi kailangan fully complemented with doctors and nurses. So we're trying to make arrangements so that we can get more doctors to take care of our patients. Sa Lung Center of the Philippines, makikita sa videong ito na nasa pasilyo na ang mga naghihintay na pasyente na may nasa labas na, oh. COVID-19. COVID nakaupo ang ilan sa mga wheelchair, ang iba naman sa mga reclining chair. Ayon sa tagapagsalita ng ospital, naalala ko yung nangyari nun sa Italy, di ba? Nagmistula na raw extension ng kanilang emergency room ang mga pasilyo dahil puno ang kanilang ER. Ang Department of Health iginiit na gumagawa naman daw ng paraan para maituloy ang laban. Patuloy po tayong lalaban. Ano? Hindi natin pwedeng sabihin natatalo na tayo. Paano na po yung mga kababayan natin na umaasa sa atin? The government is working hard para po mabigyan natin ng augmentation yung ating mga ospital para medyo makahinga po sila at magkaroon tayo ng decongestion. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Ayan, palakpakan. Ha? Laban lang ha, laban lang ho ha. Wag ho tayong bibitaw ha. Wag ho tayong susuko, wag ho tayong nating sasabihin na alam ko mahirap. Mga kababayan! Mga kababayan! Mahirap pero sabi nga, hindi pa tayo talo dahil tayo ay tayo Pilipino. Isang puso. Ha? Yung ano ha, yung presidente doon ha, kulang sa pakikinig kay Easy Meal. Oh, panalo tayo, hindi tayo talo. Sabi ko sa inyo eh, nasusulat yan na tayo ay panalo. Hindi ho tayo talo. Okay? Yung doktor na yun, doktor ba yun? Yung presidente ng mga organisasyon ng ospital? Makinig ka rin minsan kay Easy Meal. Hindi ho tayo talo, panalo ho tayo. Ha? Dapat merong fighting spirit. Wag ho tayong bibitaw, wag ho kayong bibitaw. Kaya natin to. Through prayers and diligence, we can do this all along together. Hindi. Ayun ang ating lesson ngayong araw na ito. Bago tayo magtapos! Ay nako, gusto ko lamang ng ikwento huli sa inyo ang bagay-bagay sa mundo na ito. Anyway, ito po ha. Ayan. Ay nako, magtatapos na po tayo at ngayon ho, bago tayo magtapos,
Paalala ko lang, bukas nandito tayo kasama ho ang mga moderator natin. Ipapakilala ko sa inyo. Sana hindi ho sila mahiya. At sama-sama tayo, magkaroon tayo ng small group na pag-uusapan natin ng Holy Week. Okay? Sir Randel, bukas ha. Expect kitang nandun ka bukas ha. Huwag kang absent ha. Para makita ka ng iba, kakanta ka. Ha? Anyway,